Welcome to the house of Australian cattle. Wow. We're Brangus heifers. All mechanized. Mabango. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Third day tayo dito sa Cattle Congress dito sa Isabela. At itong third day ay magtutur tayo sa iba-ibang farm. I think ang first step natin. Farm ni Governor Albano yung pupunta natin, first stop. And then in the afternoon, I think pupunta tayo sa pinakamalaki, pinakamaganda na feedlot dito sa Pilipinas. Makikita rin natin yan dito sa Isabela. Ayan. So, gusto kong magpasalamat kay Sir Rolly Lagaya ng Juliana's Farm. Dahil sa kanya, andito tayo sa Isabela. Ayan. Sir, thank you. Okay. So, hintay-hintay lang tayo. Sinusundan lang natin yung convoy natin. Meantime, kausapin natin ang ating mga guests. Yung mga guests tayo. Unang-una po, salamat nga po pala sa pagkasama po sa amin dito. Pwede naming matutunan at magamit at may apply once na kami po ay nagsimula sa ganitong hanap buhay. After natin magkaroon ng konting buhunan siguro. It's a great privilege po na may pag-drive ko ang aming idol. Jesus? Sir Buddy. Ayan. Sana hindi lang ito ang una at huli. Good morning, Gov. Uy, ano kayo? Medyo late. Oh, medyo. Sayang. Ako nga pala si Lambert Benzicto, taga Ibaan, Batangas. Ibaan, Batangas. So, nandito ako sa Kakaya, sa Isabela. So, together with the team of FCRAP and the whole team of cattle ranchers. Yeah, at ikaw, sir, day ay may cattle farm ka rin. Yeah, oo. Meron akong nag-start ako nung pandemic. Kasi nung pandemic, di ba, mga tao hindi alam kung anong gagawin? Kung saan magpapakabala. Although, ako, isa akong businessman. So, ang negosyo ko is lechong manok. So, main office ko is in Valenzuela. So, at ang province ko ay Batangas. Kaya doon ako nagtayo ng cattle farm. So, sir, ano yung brand ng chicken mo? Lembes Lechong Manok. Ayun. So, ilang branches yan, sir? 200 plus. Nationwide? Luzon. And Luzon and Visayas. Ayan, sir. So, sir, kumusta yung Congress? Ano, may napulot ka ba? So, dito kasi sanay kami sa, sanay ako dati noon sa ma-attend ako sa mga hog convention. Dahil nasa industry din kami ng baboy. So, iba naman to ngayon sa Congress naman lang sa cattle kasi bilang new player kami na pumasok. So, nakakagulat yung mga kasama natin na mas malalaki pala. Ang lalaki. Oo. So, ngayon parang tuldok lang pala yung amin. bawat farm kasi kanya-kanya na ganun eh. Kanya-kanya tayo ng diskarte. So, yung direction din, iba-iba tayo. So, yung iba nasa patinin, nasa breeding. So, kahit sabihin mo, nasa breeding, may kanya-kanya rin pala kami, diskarte sa farm. Ano bang direction mo, sir, sa so, kami, nasa, ano kami, nasa breeding and breeding patinin. Breeding din, and fattening. Nasa Brahman line. So, sa breeding, so ngayon nasa 3 years na kami. So marami na rin kami na produce as of now, nasa mga 200 inventory na rin kami, mix ng calves and cows. So ano sir ang applicable na napulot mo dito sa Congress para sa business mo, sa especially sa cattle? So, sa Congress syempre marami tayong narinig sa mga speaker between sa paano ang pag alaga ng hayop and then siyempre kinukonsider din ang ating environment.
So which is napakahalaga. So hindi kasi katulad din namin sa baboy. So hindi rin namin basta tiyatapan yung aming way. So may treatment din kami ginagawa. Water treatment, biogas, so lahat. So sa baka, ang ginagawa namin naman sa baka, sa farm, so yung lahat ng manure, ginagamit naman namin fertilizer. So kaya wala rin kaming tapon. So lahat nakakatulong. So cycle. So ganun din sa patining, kanya-kanya rin kami diskarte kasi sa pagbabaka merong confinement, may greasing. So kami nasa confinement. Confinement kaya? Oo. So, yeah. Kagandahan lang ng confinement, individual yung baka, monitor mo araw-araw. Nakikita. Okay, sir, yung mga interested na makipag-transact sa'yo, okay. Paano ka nila makakontak? Yung mga, marami din bumibisit sa farm namin, kumukuha ng material, yung mga bull. So, available lang kami mga bull sa aming farm sa Iman, Batangas. Ano pa yung may Facebook ba, phone number? Personal lang sa aking account, pwede na. O yung sa aking cellphone, 0917-865-9062. Ayan. Sir, thank you. So, thank you very much. Bisita ko, sir. Okay. Papa. Hello po. Hello po. Mga kasama po natin. Ako po si Dr. Anthony Tayao ng Victa Ranch, Mexico, Pampanga. Sir, anong ginagawa ng doktor sa cattle farming? Madami na nagtanong sa amin. Okay. If you spoken with my brother, abogado naman siya. Yeah. No, farming is for everyone. Okay. Akala ng madami. Pag farm, love mo ang farming, dapat farmer ka. No? What yun ang ginagawa mo? No. For everyone. Yeah. Sa puso yan. So, hilig lang talaga namin ng pagbabaka. Kaya kami nandito. Dok, ano ang natutunan niyo dito sa Congress? For the 2 days training, now tour? Yes. In keeping dun sa theme of the Congress. No? Ano ba sabi niya? Fertility is key for national food security. Tama nga ba? Okay. So, lahat ng mga napag-usapan doon is about fertility and napakalaking bagay niya. Especially sa mga kasama nating magbabaka na into cow-calf operation. Cow-calf operation, ibig sabihin, ang business natin, ang business model niyan, eh may mga alaga kang baka, mabubuntis. No? Ang produkto natin, calf, nagpapaanak. And ang key doon is fertility. No? Kung mababa ang fertility ng ating mga alaga, hindi mo makukuha yung target natin, which is 1 calf per year. Per year. 1 calf per year. So, kung meron tayong alaga na low fertility, no, ibig sabihin, baka hindi magbuntis yan ever, or baka magbuntis once every 3 years. Lugi ang farmer. No? Mas magandang mag-alaga ng isang productive na hayop. No? With regards to cattle, ang target, beef cattle at least, o is 1 calf per year. Okay. So, yun ang pinaka-importanting na pag-usapan dun sa Congress na natin. Okay, Doc. Kumusta yung farm ninyo? Uy, very nice naman. But it's summer na. Yun, ano? Lahat ng farmer sasabihin na medyo... May problema pag summer. Yes, talagang pagsubok pong malaki yan. Even seasoned cattle raisers. No? Every summertime talagang... talagang pagsubok po yan. So talagang you need to adjust and prepare yourself for the summer. At palaging rain dance na lang sa'yo tayo sana para magdasal tayo ng ulan, no? Kasi yun po ang inihintay natin para tumubo yung ating mga damo at kain sa ating mga alaga. So I guess importante yan na para sa mga new players. Yeah, diba? Na kailangan na importante ma-realize mo nila yun. That is true. No, kaya pag may bisita kami sa farm, yung mga kwentuhan natin, no? You know, nag-iisip na to go into cattle raising. Isa lang, pakain lang. Pakain lang. Prepare your pakain. Then, you know, your pakain will dictate how many animals can you take care of. Hindi the other way around. Yun ang palaging pagkakamali. Nauuna po yung hayop. Nauuna ang hayop kasi na-excite tayo. Bili na tayo ng hayop na alagaan. Wala pa tayong pakain. Pakain. Mauna ang pakain. Then, kung gaano kadami ang pakain mo, yan ang magdi-dictate how many animals can you take care in your farm. So more or less, kung ready ang pakain, gaano kalaki or yung lead time before ka first na mag-bring in ng animal? Well, so Victa Ranch, no? We started in, let me just give a brief
history kung paano kami nagsimula. We started in 2012. The intention to take care of cattle is started January 2012. Okay. No? Then we attended ganito, Cattle Congress of FCAP, ganito rin. Nakilala namin, ang intention namin, ba't kami umattend noon ng Cattle Congress? Para makilala kung sino mga bibilhan namin ng baka. Okay. No? Tapos lahat sila tumatawa. Kasi, pabili po ng baka. Tawa sila ng tawa, no? Then, one of them told us, ang pagbili ng baka na aalagaan, ang pinakamadaling part ng pagsisimula ng pag-aalaga. You need to ascertain, dapat siguraduhin na meron ng paglalagyan, maganda na yung house kung saan mo sila ilalagay. Meron kang ipapakain sa baka. And meron kang basic know-how kung paano pag-aalaga ng baka. Huling-huli ang pagbili ng stocks, napakadali nun. Kasi ang dami mong mabibilhan. Pero kailangan prepared ka. No? So what did... No? Farm visits. Walang tigil na farm visits. Lahat ng pwedeng tumanggap sa amin. Lahat. Aral. We went to UPLB for summer courses dun eh. I don't know if they still offer that. No? Ano ba? Prepare. Tanim. Dahil okay. Tanim. No? Prepare ng housing and all that. The first cattle na dumating sa amin, we have the intention in January. Ang first cattle dumating doon, October of that year. So, yun yung lead time namin if you're asking. Kung magtatanim ka ngayon, na pier with good irrigation o medyo basa ang lupa, so you'll need around mga 3 months. 3 months. 3 months na pagtatanim. So, ganun. Okay. And, siyempre, compute mo. Good for gano'ng katanim. Ilang cow sa kakainin niya. That is true. Yan po. Okay. Doc, ang business model niyo ay breeding or fattening? Cow-calf operation, breeding. Okay. Breeding. So, cow-calf operation, ang ibig sabihin, ang produkto namin, eka. No? Breeding slash breeding kasi ang mga napoproduce naming calf are intended for breeding purposes. Okay. Hindi sila intended for katay. Meat. So, ang ginagawa namin, we continuously improve our genetics. No? Improve our genetics by infusing new genetics, either by getting a new bull or mainly acquiring several semens na ini-infuse namin sa herd para mas maganda ma-improve ang aming herd, ang aming genetics. So yun ang business model. So ang binebenta namin ay mga pang-breed na animals. Okay, Doc, yung mga gustong makipag-transact sa inyo, paano kayo makakontak? Oh yes. Yes, follow and like our page. No, Victor Ranch sa Victor Facebook. Ranch. Yeah, sa Facebook, medyo mataas ang ano namin, ang response rate namin. So don't worry. So in a few minutes, yes. Kami dalawa ni Attorney Ann. Okay. No matter how simple yung mga tanong, walang problema. Mas gusto namin yung mga kwentuhan na ganito eh. Okay. Yeah, so okay. Mas gusto namin yung mga kwentuhan na ganito. If you have time, schedule phone numbers, visit. Doc. Phone numbers. Phone numbers. Nandun din. Nandun din. Sa Facebook. Saan lang yung Facebook all page. All the information is there. No? Victor Ranch in Facebook. So, the page. Okay. Then, visit us. Doc. Yan. Visit kami ha. Oh, yes. Perfect. 30 minutes din ito, Drake. Ha? 30 minutes din ito. Dito sa bundok. Ah, mali na naman. Okay. Pati sasakyan, dali namin doon. Okay. Okay. Tayo, nagkamali na naman tayo na ano. Ang sinunod. Okay, so baba tayo. Talagang ano eh, siguro sobrang napakaganda yung makikita natin. Ang dami nating pinapasabik tayo masyado nito. Ang laki ng rancho, no? Ilang hektaryo kaya ito? Nasa 20 siguro to, Dek. Hindi, hindi. Mahigit to. Kulang ang ano dito. Baka nasa 100 mahigit to. Mahigit, sir. Mahigit. Ayan, okay. Ah, ito na, pupunta na sa celery to.
exercise pa tayo, ikot na tayo para kwan. Para yung oras. Hindi kaya. Ang sasakyan natin. Ilang oh. Wala pa kami nakukuhanan. Wala pa kami nakukuhanan. Good luck tayo, wala tayong ko-content. Ay, hello sir. Sir, teka sir, ikaw lang yan pa na ano sir. Ano? Saan sila pupunta? Ah, okay. Tutor tayo ni sir. Sir, ano pong buong pangalan niyo? Gaw sir Gaw. Sir Gaw ang farm manager dito sa farm. Ano pangalan po ng farm, sir? Raf po siya. It's a Rudito Farm, Rudito Albano Farm. Okay, Albano Farm. Gawin ka na governor. Apo. Okay. Rafi Albano Farm. Okay. Nag-iisang anak. Okay. Saan po tayo iikot? Pupunta po tayo dito sa kabila, sa Mimuinga. Doon po namin kasi hinihiwalay yung bagong production namin. Hinihiwalay po namin yung babae at sa lalaki. Okay. Ito, mataas po dati yan eh. Oo. Lagyan niya ng keyboard car hanggang doon. Hanggang doon sa kabila. Tapos pagdadagin doon, magpapapansin siya. Pansin na bagan. Part ba ito lahat ito, ang rancho? Ilang hektarya po lahat ito? Dito po hiniwala yung babae. Ah, dito. Tapos yung parating, yung dumating po na ano yun, yung po hiniwalay sa kabila. Tapos naka dito lang po sila. Kinakain na lang yan yung napier. Diretso na? Diretso na kain yung napier? Opo, diretso na po yan. Tapos tutubo ulit yun? Tutubo po. Katulad nito. Kaya naman yung ako yung stove. Oo. Yung mga stove niya. Oo. Yung mga yan. Oo. Yung pinagkainan niya. Pinagkainan. Walang po ito. Walang isang taon. Hmm. Mga babae. Babae. Ito po. Mga king. Pakita mo yung mga baka. So, magsaga ng kinakain nilang damo. Sa napier, may mga karabaw grass, dinadala bawat isa dalawa bawat isang cage may dalawang 2 heads po ang nilalagay ko diyan. Ah, magkasya sila diyan. Oo, magkasya sila diyan. Yan ay yung katulad yung mga maliliit iniwalay ko din. So ang kapag lalo na sa tag-ulan, ginawa nyo rin yung mga ano, kulungan na nila na ito. Sama. Tapos dito po namin kasalukuyan po yung construction niya. Ang gusto naman ni Gov, yung ganyan, medyo maganda sa yung tawag dito. Maganda po yung pinog yan para mas lalong ano sa itong sa mga bagong dating. Hindi mainit. Presko. So dito sila ililipat? Opo, dito po sila ililipat. Papagawa ko ng 12. O 12 po, dalawa po bawat kulungan. 24 po kasi yung dumarating. So lahat boss lang, ayun na sila. Lahat ng paligid po na yan, natanan ng siguro, ito po, yung iba kasi namamatay na. So nilagyan po namin ng mga nyug. So within 5 years siguro. 5 years, ganyan. May mga kawayan, ganyan. Medyo, ano na rito, presko na rin. So lahat po ng palibot na yan, ito nilagyan na po namin ng trigger para hindi masira ng baka. Ano lahat ng nyug para pagka dumadami yung nyug ni Gingo, yung baka ni Gingo, medyo pre-pre sa, ano, sa bakaan. Anong purpose nito?
Anong purpose? Ba't ganito itsura nito, sir? Para? Ito po, eh, para kaya po siya may bricks boss. Para yung init na-absorb. Lalo na po yung sa Brahman. Lamig din po, hindi po masyadong malamig. Ang gusto kasi ng Brahman, laging mainit, warm lang yung ano, mainit. So dito po, nakakapaggala sila pagkahapon. Dito po namin sila dinadala. Maliban po sa kinakain nila dyan sa napier sa labas. Pinapakain din po namin sila rito. Kailan yung ginawa ito, ganito sir? Ano lang po, ilang buwan pa lang po ito. Simula nung lumalaki na po ito, nagsabi po, sabi po ni Bob na kailangan nating magpagawa ng iwalay na natin sila. So lahat po ng nandito is idea po ni Governor. Bali, kung ano po yung sinasabi niya, yun lang din po yung sinusunod mo. Gawin mo yung ganito, ganyan, dito mong pwesto. Saan niya nakita to? Yung ganyang style? Parang nanonood lang din po kami sa, ano, sa YouTube, ganyan po. Tinitingnan niya kung ano yung maganda para sa mga baka niya. Tapos meron po kaming bis dito. So kay naman po yon, kinakain niya rin yung ano, tudagdag din po. Bulaklak na akasya. At hinaharvest din po namin yung ano nun, itlog para kay Go din po yon, kinagamit niya. So dati po kasi ito, boss, pag ganito kasing tag-init, nung yung mga malunggay po, marami pong malunggay yan. Kaya pagdating na naman ng medyo ano, lalagyan na naman po ng malunggay yan. Laging dagdag po sa ano yan, lalo na sa lactating namin. Oo. Oh, pampakain nyo rin sa ano? Pampakain, dagdag. Lactating? Galing. Pa, ang napier po, madam, is 90 days or more than 100 days bago namin harvest. Pag unang tanim po yon. So habang hinaharvest po namin siya. Parami. Opo, parami ng parami yung ano niya, ang tawag dito. Opo, suhi. Tapos, habang nag-harvest po, nagiging 40 days to 30 days na lang po siya. Opo. Tapos, ngayon, madalang wala pa po kasing ulan. So, medyo, marami pa namang napier, kaya lang medyo ano yung tubo. Dahil wala pong ulan. Kaya kailangan po namin yung ulan. Opo. Arendi, para sa matugunan namin yung pagkain ng baka. Punta po tayo dun sa kabila. Sige. Let's go. Ang isang problema ko rin dito, langaw, buti na wala. Bakit? Nagkakaroon kami ng, so laking tulong ng ano po eh, yung malinis yung kapaligiran. Sabi ko sa kanila, yung kinakain ng baka dapat malinis lagi. Kasi para maano natin yung langaw. Bakit ano? Ano yung linalangaw? Yung ano po, yung mga iniinom nilang gatas. Magparami ng ano yan. Gano'n po kadami yung buffalo ninyo? Nasa 80 plus na. Parang mas green po dito. O, bali yung ano po, yung damo. Paano rin siguro kumain yung mga ano, mga pinipili lang nila yung nakain ng mga damo. Pero pagka pinastol ko po yung baka nito, ubos po lahat yan. Ubos yan. Oh, grabe ha. Grabe rin ang sasakyan mo, sir ha. Grabe rin ang sasakyan mo. Nagpalaki kasi ako ng gulong, kaya medyo hirap. Kasi kailangan ko rin magpalaki ng gulong dito, lalo na pagtagulan. Oo. Ayan, dito tayo. Wow. Ayan, tignan natin. Tignan natin yung view. Sige, dito. Ikutan mo kami. Oh, wow, ang ganda. Ganda. Dito po, nagpapatanim ako ng red napier. Mga iba-ibang klase ng napier. Oo. Para mapadami lang namin. Ayun, may nakikita ng red napier doon. Kinuha na namin, nagtatanim nito. Kasi yung stock daw niya, mas malambot. Kahit natatanda siya, malambot pa rin yung stock. Ano po itong mga bahay na to, sir? Yan po yung sa mga workers po. Workers yan. Ay, ikutin natin, sir. Ganda, oh.
Maganda po to sa paghapon na. Mm-hmm. Yung araw nandun. Oh. Tapos yung ang maganda po rito. Daming napier na naitanim nyo? Ay, kailangan po kasi. Kaya kung saan po yung pwedeng pagtamnan, kailangan namin magtanim ng ano, ng mga pagkain ng baka. Mm-hmm. Sino po nakatira dito? Yung isang ano po namin, caretaker. Isang po. Caretaker din. Doon tayo galing po, no? Ay, doon. Doon tayo galing. Ayun yung bahay ni Gov sa kabila. Ay, yung kabila doon. Bahay ni Mayor. Okay, let's go. Laki. Kita mo? Overlooking lahat. 360 degrees. Hindi nyo na sila dinala dito, ang mga participants. Biglang ikot na lang si ano dun eh. Sayang dito, sana niya din na lang. Alam ko, nagdagal sila, ano ko na rito, yung unang nag-third batch. Maganda kanina to, nung umaga pa, no? Umaga. Umaga, saka yung ano po. Hapon. Hapon na. Maganda. Maganda rito. Nakaka-relax yung view. Andun tayo galing kanina, ipakita mo. Andun yung feedlot. So sir, yung feedlot na yan, yung mga bagong dating, dyan muna. Opo, dyan. Bago nyo ilalagay sa rancho. Opo. Kapwarten ko muna sila ng isang buwan. Isang ilang buwan dyan? Isang buwan po. Isang buwan. Saan nagagaling mga baka nyo? Nandito po sa baba yung ano namin, water impounding. Ah, may water impounding dyan. Meron pa rin po doon. Malaki yung water impounding. Malaki, malaki po yan. Yung sasakyan nyo, sir, saan iwan? Doon sa kama? Sa kettle? Sa pit? Ano? Dyan na po sa ana? O, diretso. Nandun na yung may driver po kayo doon. Ah, may driver po. O, diretso na tayo doon kila, no? Ah, ah. Sige, sir. Pumunta kami sa ano, malayo. Ano kaya ito? Dito, kaya doon sa Kai King. Pili. Ito, dito. Makaya ito. Ha? Baka. Thank you. Thanks. Alis, kilala mo naman lahat to, diba? Ilan sa kanila? Yung kabibigyan ng ano? So, ito yung part ng ano ng biosecurity. Oh, ladies and gentlemen, what a day and what an honor to have you here. Dito po sa kwan namin sa maliit na farm, ganyan. Kung tutusin po, we are the bunso. Okay. And we are facing now the who's who magbabaka in the Philippines. What an honor, sir. What an honor. What a joy that you came here to us and visit us here. We tried just being silent here in this corner of the land and what a joy that right now I think we are visited with friends like you. Where did you get your head? Kumbo sir, sa Clipex, sa Queensland. Yeah, yeah. Okay. Nag-arrive po siya dito sa ganyan, parang Lego toy. Ganyan, so. yeah. Depende sa'yo kung anong gusto mong kan. Pero this is a 200 capacity. Yes. This is a 200 capacity po sir. And then, dapat sana yung gate sana niya nandyan. Pero siyempre dahil ganitong orientation po namin sa dito ko na lang inilagay. Ganyan po. Wow. This is Enteng po. This is Enteng. This is our first produce. Yan. Opo. Wow.
Apo, apo. Ano pong breed, sir? Anong breed? Simbra. Simbra. Yeah, Simbra. Apo, apo. Hi, Anteng! Medyo, medyo napilahin siya kasi na konti. How many months? That is, ano, that is about 17 months, weighing 530. Welcome to the house of Australian cattle. Apo, apo. Ganda, sir. Oh, Charlie, parang dinilaan para, to. Para nakahirap para na para floor wax. Sir, nandito po ang aming, nandito po ang aming consultant. Opo, pupunta po siya dito sa amin on a regular basis, pero kung hindi po namin nakukuha yung kanyang KPI o kaya yung kanyang standard, aba, sasabunin po kami. Kaya, nasabon kami kagabi. We're so thankful with Dr. Ramis talaga po. Apa. These are draft masters po. Okay, so you have here draft masters. May makita po kayong black pero they're just few mga Brangus po, sir. Brangus heifers. From yeah. Charters Towers? Yes, from Charters Towers. Yeah. Yes. Ito po, talagang nilagyan na lang po namin ng ganyan noon kasi talagang kawawa po sila. Hindi namin kailangan namin kasi ng calving fencer na yes, when we kung bubuhatin namin lahat yan, dadalhin doon na ganyan, mahirap po. Kaya ginawa na po namin yan sa loob. Yes, sir. Na hindi, pero... This is already second calver po. Pero siyempre hindi mainit. Yep. Ito po yung... Yes, alam na natin. Yes. Anak na? Yes, anak na. Ito po sa mga isa, sa mga binili namin po sa... kay Kong, Congressman Sakdalan po. Yan, yan yung mga... Ah, by the way, ang nabili namin noon, sir, is about 23 na Simbra. Tapos, mayroon pong 22 na, ano, na Brahman. These are Brahman. Second calver na po yan. Ang pinakamaganda po na experience namin sa mga baka ni Congressman Sakdalan, nanganak po sila ng May. Last year, 2022, right, yeah, 2022. Nanganak po sila ng May. Second calf nila, nanganak po sila ng March. Nanganak po sila ng ano? Nanganak po sila ng April. Yeah. So I think it is really possible to have one calf a year, talaga. That's the goal, right? As much as possible, sir. But if we can get, KPI. But if we can get, for example, 13 to 14, medyo pa na po siguro siya, no? Sa herd performance po, ha? Sa herd performance. Pero they're performing, sir, ha? They're performing less than a year. Yes, opo. Talaga siya. Ang pangilis nito, sir? Sir, meron po kami. Meron po kami, ano? Meron po kami, mga head tractor. May, ganito kasi, dun sa kwan, sa Euro tires, okay, sa Euro tires nakakita si Sir Richard ng ano yung parang may makina na ganyan tapos may blade na ganyan pinadala niya sa akin na ganyan. Look at this, Charlie, sabi niya, yes, tapos gagano mo na ganyan tapos maglilinis na ganyan tapos may mga sabi namin, how much is the cost? Almost 300,000 ganyan. Tapos nakita ko yung blade na ganyan, sandali ka ako sa ganyan, pumunta ako dun sa Kwan, dumaan ako dun sa Japan Surplus. Dumaan ako sa Japan Surplus. May nakita ko naman na hand tractor na may cambio. Yung may cambio na ganyan. Tapos may clutch na ganyan. Dinagyan na lang yung blade. Sabi ko, tanggalin ko itong rotomator niya. Gawa ko ng blade. Meron ka mong extra mga ganyan, sir? Blade, okay. Di ko namin. Ginawa ko parang blade na ganyan. Tapos pantulak na ganyan. Ayun. Kasama natin si Doc Ramish. Nakilala ko siya 10 years ago. Doon sa... Gilisa Agribusiness Corporation. Gilisa Farm. Yan. Gumawa tayo ng video on cattle breeding and fattening. Yeah. Si sir ang ating resource person. Yung mga lumang-lumang video natin ng cattle farming sa agribusiness. Isa sa mga naunang episode. Yeah. And sir, ano ang role mo dito ngayon, sir? Here I am a consultant in this ETCI farm. Mm-hmm. Then this farm before I start, we talk about 3 years mm-mm. to study. Mm-mm. We go roam around in the Philippines, mm-mm. abroad, mm-mm. and then on the table study. Then make feasibility study. Then after that,
we implement what we have studied. Oo. Sir, ano ang dream niyo dito? Ito ba ang dream niyo ba to be the best, pinaka high tech, pinaka Actually, ang may-ari ang pinag-uusapan niya, ang gusto niya maging simple lang, okay, but highly mechanized. Highly mechanized. Highly mechanized. Meaning, so lahat ng feeding, everything. Lahat ng cleaning. Everything, highly mechanized. Then, ang gusto niya, because of that system, ang gusto niya magkaroon ng mga magagandang baka na magagandang mga genetics para pagmamarket, good quality ang karne. Mm. Yun ang target niya. Mm-hmm. Okay. So, malaki pa ang gagawin niya dito. Pero as it is, sobrang ganda, sir. As you can see, ang sabi ko nga ni kay boss, boss, natutuwa ka kay pagdating ko, your baka is very healthy. any words, sir, sa ating audience na as far as yung cattle industry is concerned, saan tayo papunta, sir? Well, the EPCEI vision in Northern Luzon, as to be agreed by the management and the owner itself, is they are planning to expand this operation to nearby provinces. Okay. So we are here open for anyone who will go to for an OJT. Mm-hmm. So we could help the basic techniques in handling confinement breeding. Mm-hmm. Yung natutuwa siya para dumami ang baka sa Pilipinas. Yes, sir. And isa kayo ang sa pinakamalaki ang vision para sa paglugo ng cattle industry sa Pilipinas. Sir, ako naman, I am happy with my technical know-how. I can help people. I can help the technology. I can help the industry. Yes, sir. Especially cattle raising. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. Apo. Pasiano Danilo Ramis. Ayan. Thank you, sir. Andun pa rin sa ibisibin yun. Opo, nilalabas ko pa rin sa YouTube. Nilalabas pa rin. Pero bata ka pa dun, sir. Ang tumatanda, kalabaw lang. Ha? Kalabaw lang. Pilot project lang ito. Pilot lang to. Oh, my. Ang ano kasi, mayroon sila, di ba, biomass? Mm-hmm. Ito, kaya ginawa niya ito na ano, dahil as per study, lumalabas na ang manure, mataas ang methane gas. Oo. So, kaya magagamit yung nila, they can produce 6 megawatts. Wow. 18,000 production of electricity in Region 2. So talagang ang naunang purpose eh para gawing fuel? Yeah, that is the main purpose. Oh my. Yeah, we are now in the stage of primary stage going to that main target, the electricity. The electricity. Grabe ang vision. Bernard Alan Pangilinan. From? From Hacienda Bigain, Calatagan, Batangas. Calatagan, Batangas. Yes. Okay, bakit nakarating ka dito? Well, yung Hacienda Biga po kasi member ng FCAP. Okay. So, tapos isa rin kasi magandang lesson yung nakalagay doon sa topic na improving fertility. So, okay. Kasi as a cattle raiser, syempre isa sa mga mahalagang part ng production yung fertility ng animals. So, okay. So may natutunan. Yeah, actually. So sobrang maraming lessons regarding dun sa mga bagong technologies like yung FTAI, yung timing noon ng AI. So lahat yung harmony between nutrition, environment and yung genetics leading to improve fertility. Medyo ano siya. So medyo in-depth kasi yung discussion. Yan yung tukol doon sa Congress, yung Cattle Congress. Kumusta naman itong farm? Anong assessment mo? Anong masasabi mo sa farm nila? Maraming silang pera. Maraming silang pera. Ito maganda yung setup ng farm. Okay. APC, di ba? Okay. Maganda yung setup ng farm. Meron silang
alam nila agad kung ano yung goal nila. Okay. So, yung goal kasi nila is to do feeders and patterners. Eh. So, they have the right breed for it. Mm. Meron silang mga machines. Mm-hmm. Tapos, yung pakain nila okay din. They produce mm-hmm. their own corn silage na may molasses rice bran. Uh-huh. That's okay. Yung facility mismo, mukhang ginastosan talaga. Kita nyo naman po yung floor. Oo. Nakakayang tapakan. Kasi ang linis. It's modern. Yeah. Modern. Maganda na yung kasi yun nung maybe Congress kami besides Mindanao. Maganda, maganda. Ngayon, in 4 years halos, may nag-invest na kasi palagi investment kasi itong confined na. Pag kinonfine yan, pakain ka, magastos siya. Biniro ko nga yung Australiano. You know, you have your ranch is a flat grazing area. Okay. Less cost. They will look for a feed. This here, you deliver the feed for them, they will test you. Chuchu lang. All mechanized. Alan Bernales po. Sir, reaction niyo dito sa farm? Very nice and very good equipment, facilities. Yeah. The cattle is good. Mm-hmm. And then, medyo lang expensive. Expensive. But I think they're gonna, you know, they're gonna have the time to compute the expenses versus the income. Mm-hmm. Hopefully, mag-succeed para makopya naman natin sa ibang-ibang ano. The advantage is the feed here is medyo mura yung corn dito eh. Dito? Yes. Kasi dito talaga yung taniman ng massive na corn. I'm impressed, sir. Yeah. Very good. In spite na bago sila, pero they have the right consultant, the right people to connect. Very good. So kahit na new player, sir, pwede? Actually, pwede. We have to make a right foundation lang sana. Yung mga mali nung una, pwedeng huwag na yun gayahin. But think of the expense also. Na pwede rin, kasi sila mechanized na lahat. Oo. People are limited to work but precise, no? Precise. Yeah. Depende sa ano, depende sa operator po. Pwede naman ano, pwede naman dong tawag nito yung Filipino style. Diba? Basta functional lang yun ang importante. Sa kanila yung convenience ang inaapon nila. Precision, yes, agriculture. Precision. Pero yun nga, expensive lang. Expensive. Honestly speaking. Yeah. Pero may potential, sir. Yes, sir. May potential. Kasi yung building is, it will last around 20 years, I think. Mm-hmm. Easy. Mm-hmm. And then facilities, the feed traps, the tractors is new. Mm-hmm. Everything is new. Good management lang siguro kailangan. Yeah. Good luck sa farm. Thank you, sir. Thank you, sir. Opa. Thanks again. Ano masasabi mo, attorney? Yes. Di ba sila lumapit sila sa inyo to ask opinion, guidance, yeah. And then ngayon nakita natin yung farm nila. Actually, with all honesty, we don't know. I mean, kasi in our farm, everyone is welcome. Alright. Regardless what is your position, mm-hmm. you're planning to have a cattle, mm-hmm. or just you have already an existing farm, or you want to expand, everybody is welcome. So, we really do not have any idea who is Sir Charlie then. Ano ba plano niya? Wala. Actually, nagpakilala lang siya kahapon sa amin. Attorney, ako yung pumunta sa inyo. Okay. Ako yung pumunta sa inyo last time na nagtanong yan. Ganun ba? Sabi ko, hindi ko na alam eh. Kasi hindi naman natin nami-memorize. So, I was overwhelmed and masaya na kumbaga somehow nakatulong tayo sa kanila. Yes. In what way? Lalo na they started biglaan na breeding sila ngayon because of the circumstances. So we're happy on that kasi we're glad na maganda at nagiging successful pa. Of course, there are still challenges kasi lalo na
nag-aanakan na yung mga bata. Pag nag-aanakan na yung mga bata, doon na yung mga tuloy-tuloy na yan. Eh. Hindi natitigil yan, tuloy-tuloy na yan. So, ang issue dyan is how can you continue, tapos despite of the pag-aanak nila, hiwalay mo na, gano'n. But bottom line, ang importante kasi is you prepared before doing any execution. Yun yung magandang makikita natin dito sa farm na to. As you've heard, they have consultants, they visited farms, di ba? They visited farms eh. Hindi naman kumbaga na kaya na natin to without doing, without, di ba? Without reading, di ba? So, yun yung maganda. Kaya makikita natin ngayon, almost perfect, di ba? Kasi, of course, sa iba, perfect na siya. Pero, syempre, may improve pa. Yes. So, but still, bottom line, it was a good start for them. Uh-oh. And we congratulate them for that, di ba? Yeah. So, yun lang naman. Attorney, itong ganitong klaseng farming, parang precision farming, high-tech, yes, fully mechanized. Yes. Ano magiging impact nito sa cattle industry ng Pilipinas? I hope there will come a time that we don't need to import. I really do hope na there will come a time that we have to realize that we have to produce our own food. Ganun ang that's why we have to help each other. We have to help everyone who are interested in any endeavors of farming para maging successful, para maging zero importation na tayo. Di ba? It's a malayo pa tayo. Malayo pa. Pero hopefully we can start on something. Di ba? And this is a good start. Ganun lang naman yan. We have our own places and we have our own respective roles. Like in our part, we're into breeding. After the breeding, you do the fattening, di ba? So we have our own roles to do, but still, bottom line, for food security. Yeah. Diba? Yun ang importante. Yun ang magtulungan and hopefully magkaroon ng umabot tayo ng zero importation in different kinds of whether meat man yan, fish, vegetables, sana or at least minimize yun, di ba? Yeah. Yun lang. Ano Victor pa? Ranch po. Pampanga, sir. Yes, you will visit. Di ba? Uh-huh. Yeah, you will visit. Visit po kayo. Anytime, you're always welcome. We'll be happy to help others or inspire others. Yeah. Regardless if it is for cattle, for goat, for sheep, for caribou, for dairy, for beef, regardless if whatever, hopefully we can help. Yes. Sige. Again, si Attorney Joseph Tayag. Yes. Hindi naman presumptuous po siguro ito. It is easier than done. It's easier to say than done. But yes. To put up a structure, you can buy a land. You have enough money to put up a facility like this. But without competent staff to run the project. Yeah. So, ang pinakasalient pa rin po namin ngayon talaga to discover, develop, and deploy talagang competent na staff. So, sustainability, Sir Charlie? Yes, sir, sustainability. Against all odds po, ganyan. Uh-huh. Kasi right now, there's a challenge for El Nino, ganyan. Yeah. But we have a critical supply of corn silage. Mm-mm. Kaya, sir, darating po tayo talaga yun. Isa, di ba, sa management, darating tayo talaga sa sitwasyon na damn you do, damn you don't, parang gano'n. Naniniwala po kayo noon, di ba? Kung hindi ka magtatanim, walang may papakain. Yeah. Pero kung magtanim ka, it's very risky. Uh-oh. But still, kailangan po ba? Sir buddy, it's always our pleasure, our honor. You inspired us to start this one. When you covered Julysa, Agribusiness Corporation, we were looking for a model. Mm-hmm. And then, sa internet po, nag-internet po ako na ganyan, tapos may nabasa ako,
one of the most successful and long-running feedlot in the Philippines. July is a agribusiness corporation. Sige, internet po ako ng ganyan. Tapos may feature ka po doon. And then, naghahanap ako ng consultant. Sino makakatulong sa amin? Kasi diba, if you are not so proficient doon sa gusto mong one, pero there are people. Sabi nga ni Sir Richard Lage, sabi niya ganyan, we may not know everything, but we find competent people talaga. Gather them, let's organize together na ganyan, and let's collaborate and let's share kung anong nalalaman natin, ganyan. Somehow, masusundan din natin yung gusto natin gawin. Ganun pong ginawa namin. So, we were looking for a consultant. Ngayon, ini-interview niyo po si... Yeah. Si Doc. Si Doc Danilo Ramis na ganyan. Uh-huh. And then I look at that guy, sabi ko sa kanya, this is what I'm looking for. Sige, internet ulit po na ganyan. Hindi ko po makuhang number niya. Uh-huh. Then nakuha ko po yung number ng secretary ng ano. Ay, nakausap ko po yung secretary ng July sa Agribusiness Corporation. Uh-huh. But I found that because of your program. Thank you. Thank you, sir. And then... I think I have already subscribed dun sa Panua YouTube channel mo. Yes, sir. It's very, very helpful. Yes, sir. Tsaka, yung content to. Yung content naman talaga. Your program promotes local production talaga. Yes, sir. Yes, sir. Which, yun din naman yung nakita namin na concern na kailangan naming suporta na manggagaling sa gobyerno at mga other organizations, be it private or government, na ganyan. Pero ang ginagawa po ninyo kasi sir is talaga ko rin, ang pagkaintindi ko dun sa ginagawa mong programa, sinusundan mo yung mga talagang agribusiness entrepreneurs talaga. Para sa namin, nung nagsisimula kami, we're looking for models, okay? We're looking for a way to go, ganyan. And then, minsan may nabasa ako, sabi, success leaves trucks. Sabi niya, success leaves trucks, ganyan. Just follow the path somehow, di ba? Kaya, we look at those people who have been successful on this kind of a discipline, o kaya kind of a business. But, you pay the way. kayo po yung gumagawa ng avenue. Pinapalakad po ninyo itong mga tao na ito at sinusundan din po namin, and we're so thankful sa program mo sir, and your staff. Sobrang flattering na malaman namin sir na yung ganito kaganda ka high tech na farm ay sasabihin niya na inspire siya dahil sa aming YouTube channel. Without your permission, sir, and ngayon ko na lang po siguro, Juan, ngayon ko na lang po hihingi ng permission sa iyo. I downloaded that po talaga. Pero di ba may, di ba, downloadable pa. Yes. YouTube, i-download mo na ganyan. But still, nandito sa combo. And from time to time, part one, part two. And I give credit also to July sa Agribusiness Corporation po. Yeah. Na hindi po sila madamot na talaga mag-share. So, from your program, nagkaroon kami ng collaboration na nakilala ko po si Dr. Danilo Ramis. And nakabili po kami sa kanila ng breeders. Okay, sa kanila po namin nabili itong mga local breeders namin. Halos nakabili po kami sa kanila ng 125 heads of breeders po. Okay. So, tingnan mo yung, you are bridging a gap. You are the link. Mm-hmm. Hindi namin sila makikilala kung hindi po yung program po ninyo, Sir Buddy. Kami magpapasalamat sa iyo. We thank you, Sir Buddy, and your staff. We thank you so much. May your tribe increase. May whatever you're doing be always success. Thank you. Success to live significance. Find success in agribusiness. Yes! Let's find success in agribusiness. It works. It works. It works, sir, buddy. Yeah. So, gusto ko lang makakuha ng reaction mo for the Cotton Congress. Well, kami naman, magandang opportunity to for us kasi parang
it's an opportunity for us to learn from other attendees. Yeah. More of that kaysa yung mga, well, yung lecturers talagang helpful din siya. Pero kami naman, what we value is the opportunity to connect with our friends in the industry. Kasi there's always something new na pwede mo i-pick up, some new information. Tapos at the same time, makikita mo rin yung anong mga, yung mga kakulangan sa operation mo na pwede mong i-improve palalo. And ang daming exchange of ideas, and nakikita mo rin how the industry at large is performing. And how pwede mong ano, ibagay yung operation mo doon sa demands ng, ng market. So, itong third day tour tayo, dalawang farm pinuntahan natin. Yeah. So far, anong reaction mo dito sa mga farms na pinuntahan natin? So far, it's ako naman, parang sobrang impressed ako sa nakita ko. And na-appreciate ko yung nakita ko doon sa kabilang ranch. Kasi nakita ko naman na talagang na-utilize din yung areas na normally sa probinsya hindi na-utilize. So that's something na talagang appreciate natin kasi merong integration ng cattle eh. And we have to also appreciate na parang cattle, yung role ng animal tsaka yung plants, parang may cycle yan na ano. So, na the animal also contributes to enriching the soil, and the soil in the end also provides food for the cattle, which provides food for human consumption. And it addresses the issue of food security. Dito naman parang it shows us what the Philippine cattle industry can be in the future. Yeah. Kasi talagang state of the art lahat ng facilities, 'di ba? Parang nakabilib, parang meron kang rain gun, may drone, highly mechanized, parang it's something na parang makikita mo lang talaga sa ibang bansa normally. And makikita mo naman, I think this operation is very, very efficient. Kasi talagang minamaximize niya yung use of machines na talagang kaya niyang gawin yung, kayang gawin ng probably 100 people. Parang ito, it's no joke kung anong effort na kaya nating, yung effort na kailangan gawin para ipakainin tong mga baka na to, it's a lot. Yeah. Kailangan mo siguro ng hundreds of people just to make this operation run effectively. And hopefully it's something more Filipinos can adapt. Yeah. Yung sa'yo ba ang operations mo ranch or full confinement? Yung sa akin it's more on or mix. Mix, okay. Kasi parang ang ano natin dyan is meron tayong, admittedly, mas marami yung heads of cattle kaysa yung na-prepare natin na food supply. So, okay. Ang advice din natin sa mga viewers is talagang always plan ahead and always make sure if there's something that I picked up here from yung mga friends natin sa industry, talagang before, yung cattle is the last, yun yung huli na bibilhin mo sa farm mo. Make sure that you have everything prepared before you buy cattle. Una sa lahat, I think water is the most essential. Susunod dyan yung pakain, yung pagkain niya. You have to make sure na you have to be two steps ahead eh. Hindi pwedeng ano eh, yung bibili ka lang ng sakto para sa herd na yan. You have to also consider na paano kung manganak yung herd. Yeah. Definitely magda-double yung food supply mo, so you always have to think ahead. And you always have to have the right facilities. Kung meron kang, you don't prepare for 50, you prepare for 100 or 200. Ganun yung approach mo. Dapat sa pag-aalaga ng baka. And it's a mistake that a lot of us make. And admittedly, still make kahit gano'n tayo katagal sa industry. Ganun yata talaga. Yeah, ganun talaga. Trial and error, pero talagang ano, as long as you have the passion for it, para you'll just keep on going. Ayan, si Bogs Peralta po from Balungaw Integrated Farm. Tama? Yes. Ano? Integrated? Yes, Balungaw Integrated Farm. Siyempre, kababayan ko. Balungaw represent. Yeah. Ayan. Ayan, gusto ko rin mag-take you kay Sir Rolly Lagaya ng Julianas Farm. Sila po yung nagdala sa atin dito. Thank you, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com, your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.